ano natin, no, yun yung ginagawa ng tapa. Eh ngayon, ang nangyari, yun na nga, napahinto tayo. So, umabot na tayo ng isang taon, no, sa ating pagkikibaka. Kaya nagawa yung preston, no, doon sa press conference na ginawa natin, hinihingi natin, no, sa ating Pangulo na ma-unfreeze yung ating account. Okay. Tapos, maibalik yung ating mga ma-operate yung ating mga businesses and of course ang ating ministry. Oh. At isa pa, tayo'y matulungan ng ating presidente na meron namang na-dismiss natin ng mga kaso. Isa lang naman ng mga kaso yung kinakaharap natin, no? Itong SRC violation ng SEC, no? Security at Exchange Commission. Tayo'y magmakaawa, no, sa ating Pangulo na ang gagawin po natin, sana matulungan tayo na maibigay sa atin yun. Kasi ganito yung mangyari. Bakit natin ipa-unfreeze yung ating mga account? Gusto natin ipa-unfreeze. Dahil, ito talaga sasabihin yung purpose, no? Yung purpose ng ating pakikibaka at hiling sa ating Pangulo. Kasi awang-awa na ako doon sa ating mga members na kung saan hindi naman sana ito yung magiging maranasan nila, no? Kasi ang gusto ko at gusto ng ating Panginoon ay walang maghirap ng mga tao niya. So, ang mangyari ngayon, ito sasabihin ko sa ere, na mapa-operate lang po balik yung ating mga businesses. Kahit, no, kahit hindi po sa ating mga members, so i-stop ko na yun. No? I-stop na muna natin yung mag-donate ka pa ng ganun, tapos yung mga natatanggap ng ating mga members, ganun. I-stop ko na yun. Ang importante ngayon, Sir Bong, ganito yung gagawin natin. Okay. Ang importante ngayon na mapa-operate muli yung ating businesses. Okay. Dahil pag naka-operate na yung mga businesses natin, maumpisahan ko nang maibigay doon sa ating mga members. Kasi ang nangyari kasi ngayon, Sir Bong, ano na, isang taon nakatiwang-wang yung ating mga businesses na sana nakaipo na ako na pumigay. Ang utos naman sa atin ng presidente is stop, tapos ibigay sa mga member yung pera. Eh kung nag-run yung ating business, so kahit pa paano, magkapagbigay ako ng mabalik yung mga pera ng ating mga members kung nag-run lang sana ang ating businesses. Ngayon, yun yung hinihiling natin sa ating mahal na Pangulo. Na, sige, ito, hindi ko na po gagawin, no? Hindi ko na po gagawin yung donation. Yung donation na, ano natin, yung pangulikta natin ng donation. Oh. Hindi ko na po yung gagawin. Wala nang may mag-donate. Wala nang may mag-donate. Parang ganon. Oo. Wala nang may mag-donate. Wala nang, kumbaga, magpa-member. Wala muna. Wala. Oo. Ayun. Walang donation na mangyari. Then, wala ding yung kaakibat na ibigay natin na yung blessings para sa kanila, wala na yun. Ang gagawin po natin, kasi ganito yun. Okay. Pag nakuha na po natin yung na-untrace na yung account natin, nakuha na natin yung pera, so yun yung capital natin panimula doon sa ating mga businesses. Ngayon, unang-unang pagtuunan ko ng pansin yung ating mining. At saka yung fishing, no? Mining. Yung fishing at saka mining. Okay. Ngayon, ang income ng mga yaon ay ipagpatuloy natin yung dressing plant. No, yung dressing. Dahil 1 million yun a day, no? Ang kikitain noon, 1 million a day. So kung mag-back-to-back yan, maging 2 million na yan kung 24 hours tayong mag-operate. So ipagpalagay na lang natin na 1 million a day. No? 1 million a day. Sa 30 days or 24 days, meron tayong 24 million kaagad na malikom. No? Meron tayong 24 million kaagad na malikom. Doon lang yan sa dressing plant. Ngayon, kung mag-operate itong, halimbawa, isang linggo lang, Sir Bong, kumita yung ating mining ng 50 million.
Oo. So yung 50 million na yun, 1 week lang yun, pagpalagay na lang natin, 1 month, 50 million, plus nandito pa itong 24 million, plus nandoon pa yung fishing. So sa isang buwan, magkalipon tayo ng may gitumulang 100 million. So yung 100 million na yun, ibigay natin doon sa yung mga nauna, yung mga nasa new entry at bagong nabuo na mga offices, na maliit lang na mga offices, halimbawa doon sa Samal, halimbawa doon sa Santa Cruz, halimbawa doon sa Bohol, at yung maliliit lang na mga ano, yun yung ating unahin. Kahit pa paano, may maibalik na ako na pera doon sa mga members natin na nagbigay. Kahit kaysa, nakatiwangwang lang yung ano, at minanakaw na lahat yung mga gamit natin dahil wala nang mga, pati security guard, nagkaltas na ako. Nagkakaroon na nga ako ng ano, ng demand letter doon sa isang security agency. Oo, dahil wala na talaga tayong pambayad. No? So, dalawang ano, kaya nagkaltas na ako ng mga security guards dahil ano, pabigat lang sa ngayon, no? So talagang walang-wala na tayo, no? So ang mangyari ngayon, pag naka-income na tayo doon natin ibigay doon sa ano, sa mga yung nasa new entry, yung sinasabi natin new entry. So unahin natin 'yon. So kahit papaano, sa isang buwan meron tayong isang branch na ma-solve yung problema nila kasi wala. So, dumating yung isang taon, wala tayong nagawa at wala tayong na-solve na problema. So, ngayon, ito yung nagiging blessing at liwanag na binigay, wisdom na binigay sa ating Panginoon, na ito yung kaya ginawa natin yung press con dahil may padama natin sa ating presidente. I will stop collecting donations from my members. Then, kung ano po yung income na nalikom ko doon sa ating mga businesses na mga legal naman yon, so doon tayo kukuha na maibalik yung mga pera na dinonate ng ating mga members. So ito yung pinaka-purpose kung bakit tayo nagkakaroon ng press conference para maipadama natin doon sa ating mahal na Pangulo na iwanan na natin yung kasi may konflikto talaga at parang controversial, no? Parang nagiging controversial issues yan, tayo na may pwede naman yung walain. Ang importante lang na ma-accommodate ko at maibigyan ng kalutasan itong mga problema ng ating members na nag-iingalong na dahil sa hirap. Ngayon, pag matapos ko nang kahit doon sa ating lumago na businesses, pag natapos at nabigyan na lahat ng kanilang mga pera na na-donate sa atin, tapos na. Halimbawa, ikaw, Sir Bong, nakapag-donate ka ng 100,000. Ngayon, nabigyan na kita ng 100,000. So, ibig sabihin, nabawi mo na, nakuha mo na yung pera mo. Ngayon, may pag-asa ka pa rin mabigyan dahil nagpatuloy naman itong ating business. Okay. So tayo pa rin na mga members ang makikinabang sa lahat na na-put up natin na mga members. Na-put up ng mga members na mga businesses. So hindi pa rin tayo magiging kawawa or babalik sa pagka mahirap dahil hindi naman na-stop yung ating mga businesses. Ang nahinto doon, yung pagkatapos ng naibigay kong mga pera na dinonate ninyo, dinonate ng mga members. So, ang mangyari ngayon, lumago na yung business natin at nabalik ko na lahat yung mga pera na dinonate sa atin ng mga members, patuloy pa rin na makakatanggap sila ng blessing dahil doon sa ating mga businesses. So, yun yung pinaka-purpose kung bakit tayo nagpag-discount dahil yun naman talaga yung purpose ng ating ministry na walang makulangan at walang makihirap dahil doon sa sistema natin. Kasi pagdating ito, stop na, wala na.
at nabawi na lahat yung mga pera. Ang mga members pa rin ang makikinabang dahil ang lahat na na-put up ng papa, ang may-ari niyan ay mga members naman. Oh, yes. Oh, so lahat ng mga income doon, ganoon din yung gagawin ko. Lahat ng mga members ng SAMAL, lahat ng mga member ng ang ating income, halimbawa, kakaroon tayo ng 100 million, oh, sa lahat ng mga tagabayugan, ito yung sa inyo, okay, ang paghati-hatian nyo yan. Oh, pero tapos na lahat. Wala na akong obligasyon sa kanila, no? Wala na akong obligasyon sa kanila dahil naibalik ko na yung pera nila. Ngayon, matapos na nagalik yung pera ng ating mga members, eh nandito pa naman yung businesses natin. So ang income noon, patuloy pa rin ang mabigay kahit wala na. Ang mangyari dito, kahit nabawi mo na, nakuha mo na yung pera mo, magpatuloy ka pa rin magkakatanggap dahil on operation naman